up guys, welcome again sa aking channel. Nagpapasalamat nga pala ako sa mga nag-react lalo na sa TikTok na hindi ko in-expect na marami makakagusto sa inanimate ko. Kaya na-realize ko that I will continue this kind of animate. Halika, thanks! Ang next na story natin ngayon ay inspired to sa nabasa ko noong elementary pa ako. Mahilig kasi ako nung magbasa ng libro, lalo na yung Filipino. Noon, sobrang dami magagandang kwento. Pero ngayon, hindi ko alam kung may kwento pa ba yung Filipino. Marami ako na iba dito dahil talaga hindi ko na maalala kung paano naging ending yung story. Kaya, let's go! Ang Agimat ni Maria. Sa malawak na probinsya kung saan ang mga tao ay payapa at matiwasay na naninirahan. Sa pag-angat ni Haring Araw ay maririnig ang mga tawanan at sigawan ng mga naglalarong bata. Ngunit sa pagkagat ng dilim ay isang aswang ang naghahasik ng lagim. Nasanay na ang mga taong bayan sa ganitong pamumuhay. Ngunit sa isang gabi, sumalakay ang aswang at kinuha mga bata at hindi na ito makita muli. Naglibot na ang mga taong bayan upang mahanap ang mga nawawalang bata. Ngunit hindi na nila talaga ito matagpuan. Humingi na sila ng tulong kay Apong Gapo. Si Apong Gapo ay isang mahusay na albularyo. Marami na siyang nakalaban na aswang at masasamang engkanto. At marami na itong natulungan ng mga tao, lalo na sa mga nababarang o kaya sa mga nasasapian. Meron siyang isang apo na babae. At iyon ay si Maria. Si Maria ay 9 anyos pa lang at nag-aaral. Maaga siyang naulila kaya kinupkup siya ng kanyang lolo. Pangarap niya maging albularyo kagaya ng kanyang lolo. Ngunit hindi muna siya pinayagan dahil bata pa lang at pag-aaral muna ang kanyang ate pagin. May isang lalaki na lumapit kay Apong Gapo upang humingi ng tulong. Kaya si Apong Gapo ay naghanda na sa kanyang paglalakbay. Gustong sumama ni Maria ngunit hindi niya ito pinayagan. Delikado ang paglalakbay ko. Kaya manatili ka lang sa bahay at babalik rin ako. Sa pag-alis ay nagalit si Maria dahil gustong gusto niyang sumama lalo na makita ang kanyang lolo na makipaglaban. Lumipas ang ilang oras ay di pa rin umuwi ang kanyang lolo. Sobrang nag-aalala na si Maria kaya lumabas na ito sa bahay. Sa paglabas ay nakita niya na binubuhat nila ang kanyang lolo na walang malay. Nangamba ang lahat ng tao at hindi na nila alam ang kanilang gagawin. Habang walang malay ang kanyang lolo, napagdesisyon niyang siya ang magliligtas sa mga bata sa kamay ng aswang. Naghanda na si Maria sa mga dadalhin pagproteksyon. Naalala niya ang sinabi ng kanyang lolo tungkol sa agimat noong siya ay 5 taon. Ang agimat na ito ay ang magliligtas sa iyo, lalo na sa niligro, hindi ka masasaktan at hindi ka mamamatay kapag sumunod ito. Ang agimat ang magbibigay ng lakas sa iyo tuwing ikaw ay nasa pangamit. Tinignan niya ang kanyang lolo at siya na ay umalis. Naglakbay na si Maria habang hawak ang langis. Sa mga hindi nakakalam, ang langis, kapag bumula ito, ang ibig sabihin may malapit na aswang sa tabi. Wala pang isa segundo ay bigla itong bumula. Dali-daling nagtago si Maria at pinakiramdaman ang kanyang paligid. Nakita ni Maria na isang malaki at sobrang itim na tao. Ngunit may tapis ito sa ilalim. Nakita rin ni Maria na may hawak siyang bata. Kaya napagtanto niya na yung aswang na yun ay ang kumuha sa mga bata doon sa bayan nila. Tumakbo na mabilis ang halimaw na hawak ang bata. Kaya hinabol to ni Maria. Ngunit hindi niya naabutan. Sobrang napagod si Maria. Ngunit hindi siya sumuko. Inalabas na niya ang langis at naglakad na siya. Kung saan dumaan ang aswang bago ito mawala. Sa paglalakad ni Maria ay unti-unting bumubula ang langis. Sinundan niya ito at lalo itong bumula.
at may natupuan siyang isang kuweba. Narinig niya ang iyak ng mga bata kaya pinasok niya ito. Maingat na bumaba si Maria sa mga matatarik na bato at nagtago ito malapit kung saan nakakulong ang mga bata. Habang abala ang aswang ay dali-dali niyang pinalaya ang mga bata at umakyat pataas palabas ng kuweba. Ngunit biglang yumanig at maraming bato ang nahulog. Maswerte ang mga bata dahil nakaligtas sila. Ngunit naiwan si Maria sa ilalim kasama ang aswang. Datapotin sana ni Maria ang kanyang bag ngunit wala ito sa kanyang katawan. Nakita niya na nakasabit ito sa mga bato kung saan ito'y nahulog. Sobrang takot at umiiyak na si Maria. At iisan siya ng aswang. Ngunit biglang umilaw ang kanyang suot na agimat at natilapon ang aswang na sobrang takot. Nagiba ang anyo ni Maria, bigla itong lumakas at lalo tumiliksi. Tumalon ng malakas si Maria at kinuha ang kanyang bag. Inilabas niya ang kanyang buntutagi at ito'y biglang umilaw. Tumatake muli ang halimaw. Ngunit inilabas ni Maria ang kanyang buntutagi at natamaan ito. Walang tumigil sa kakasigaw ang aswang hanggang siya ay naging abo. Biglang yumanig ulit at parang gigiba na ang kuweba. Kaya tumalo ng mataas si Maria at nakalabas ng labas. Tuluyan nang nasira ang kuweba at wala ng aswang ang mga ngambala sa kuweba. Bumalik na sa dating anyo si Maria at sinamaan ang mga bata sa kanyang tahanan. Sabayan, walang tigil sa pag-iyak ang mga magulang dahil sa ligtas na nakauwi ang kanilang mga anak. Nagpasalamat din sila kay Maria sa pagsagip sa kanilang anak. Natuwa si Maria sa kanyang ginawa, lalo na natupad ang kanyang pangarap. Biglang lumitaw ang kanyang lolo sa kanyang likod at binatukan sa ulo. Ikaw talagang bata ka. Sabi ko sa iyo, delikado at inilagay mo pa sa peligro ang buhay mo para maligtas na sila. Malungkot na nakayuko si Maria dahil sa pagsuway sa kanyang lolo. Biglang umiti ang kanyang lolo at niyakap ang kanyang apo at sinabing, "Nagpapasalamat ako sa Diyos at ligtas ka, apo." Niyakap din ni Maria ang kanyang lolo. Nagdiwang ang lahat din sa kapawala ng halimaw at wala namang kanilang lugar. Sumala nun ay nasama na si Maria sa mga paglalakbay ng kanyang lolo, lalo na sa pag-iipaglaban sa mga masakit, engkanto at aswang.